Mahilig ka ba mag-milk tea? Booming ngayon ang milk tea shops, di ba? Are you considering starting your own milk tea business now? Kung gusto mo malaman ang step-by-step guide kung how to start a milk tea business, panoorin mo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Alam mo, kahit saan tayo magpunta ngayon, meron pa rin milk tea shop despite of the pandemic. Diba? Ang dami ng options, ang dami na talagang delivery. At may mga kaibigan ako, yung isa nga eh, talagang nag-start sila sa bahay lang. Pero ngayon, ang mga franchises niya, mga nasa 30-40, sa bahay lang yan. Ha? Ganun din, sa bahay din sila. So, ano ba dapat natin consider pag nagsisimula tayo ng milk tea business? So guys, ito lang. Let's try to maximize this opportunity. Kumuha kayo ng papel at ng ball pen. This doesn't only apply to milk tea. Ha? Itong principle na ituturo ko setting up the business also applies to other business, no? Other food business also. So, right now, umpisaan po natin. Number one, understand muna your market. Ano ba talaga ang gusto mo ng market mo? Hindi ikaw, ha? Yung market mo. Ano yung opinion nila sa product mo? Ano yung price point na pwede nilang tanggapin? Make sure talaga na alam mo talaga yung connection mo sa customers, di ba? Alam mo yung gusto nila, di ba? Pag nalaman mo talaga, alam mo mas mabilis mag-ibenta. Ano dapat mo improve at idagdag in terms of compare to the competition kasi you got to stand out against your competition. So, project study muna, market study muna. So, may mga iba siguro nagtatanong sa inyo, Chinky, paano ba mag-profiling ng clients? Kung gusto mong malaman, I will tell you later towards the end. So, that's number one. Understand your market. Number two, choose the best recipe suitable for your market. Kasi may iba't ibang preference sa mga tao, di ba? Like, mga iba gusto sugar-free. Yung mga iba naman gusto yung may sugar naman, yung brown sugar. May mga iba naman mas gusto yung mas maraming milk. Diba? Kesa yung tea. So, pwede kayong gumawa ng iba-ibang recipe that will fit your target market. That's number two. And make sure pala, patry nyo muna sa mga, ano nyo, trial muna. Mag-trial muna kayo kung talagang gusto nila and then get real feedback. Hindi yung pag-inom, masarap ba? Masarap. Pero hindi na uulit. Oh, number two yan. Number three, create a catchy business name and tagline. Bakit po? Para maka-attract ka na mas maraming customers dahil may marami ng milk tea shop right now eh. You have to set yourself apart, di ba? Research about your competitors, yung brand. Alam mo, at the end of the day, what will differentiate you from your competitors all about branding. Like for example, meron tayong mga nakikita, no? Yung mga milk tea brand na nakakatawa talaga. Anyong tiyo? Arty mo? Arty. Meron pa isa, Bruce Almighty. Meron pa ito, matindi to. COVID-19. Meron pa isa. 5, 10, 20. Itong matindi. Impact tea. Let's go to number 4. Invest in the right equipment. Maraming mga gamit na dapat i-consider pag nagme-milk tea ka. Kailangan meron kang gas stove, 'di ba? Electric heater, mga tapioca pearls, 'di ba? Kailangan mo rin ng ref para sa mga, 'di ba, yung mga malalamig, 'di ba? To make sure na talaga hindi masisira ang iyong gamit. So make sure talaga yung tama yung mga equipment mo. And then pag nakabili ka ng equipment, let's go to number 5. Find a good source of ingredient and supplies. Ito lang tip ko po sa inyo, ha. Kung po pwede sana, huwag niyong titipirin ang kliyente nyo. Huwag yung mura. And then, hindi lang sana isang supplier nyo, at least tatlo ang supplier nyo. Just in case na mawala ng stock yung isa, at least may fallback ka pa ng dalawa. Just in case magtaas din ng presyo ang iyong supplier, at least meron ka pang pwedeng pagkunan. Pag iisa lang supplier mo, delikado. Pag nagtaas siya ng presyo, wala kang choice. Pag nawalan siya ng stock, sarado ka rin. Number 6. Pag ngayon may supplies ka na, ito number 6, importante to. Create a system to monitor your income and expenses. Dapat naka-record lahat ang pagpasok ng pera at paglabas ng pera. Isa sa pinaka-importante na hiwalay po ang iyong personal expense sa business expense. Dapat may nakamonitor kung magkano na kinikita nyo at saka nalulugi nyo. Diyan marati po nagkakamali ang mga bagong nagnenegosyo. So my question to you, bago tayo mag number 7, gusto nyo bang matuto on how to create the right business system? Pag ang sagot nyo, yes, I will also tell you later sa towards the end kung paano. Let's go to number 7 naman. Ngayon, meron ka ng system, meron ka ng product, meron ka ng brand. Okay, masarap na yung milk tea mo. Alam na yung target market mo, it's time for you to pick a good store location. Okay? Critical step to pagbukas ng iyong milk tea shop. Find a location na, number one, madaling puntahan, convenient, madaanan ng tao. And if you have plan na magtayo ka ng shop, no, make sure yung target market mo. Pag sinabi target market mo, eh, ito ba, eh, may mga, may kaya, may sasakyan. Make sure may parking space ka. Diba? Eh, Chinky, wala pa naman, syempre, sa panahon ng pandemic ngayon, medyo mahirap po mag-invest sa location. Ang good news, hindi mo kailangang mag-invest. Kahit nasa
bahay ka lang, ang pwede mong gawin is online delivery. Sa palagay nyo, maganda ba yung idea na yon? Na kung magandang idea, type mo naman, sabi mo, yes, magandang idea yan. Malapit na tayo matapos. Meron ka na location on sa bahay ka. Next is find the right people. Siyempre, kailangan mo ang katuwang, di ba, para ika nga i-build ang business mo. Hindi naman pwede ikaw. Siguro sa start, ikaw lahat. Pero there will come a time that you need to hire people. Provide them with the right training, understanding of the process. Kaya nga, gagawa ka ulit eh. Di ba, ng system and process ituturo mo sa kanila. Kahit na wala ka, tatakbo na yung negosyo. Ngayon, may tao ka na. Let's go to number 9. Register your business. Lahat ng negosyo kailangan po, syempre. Siguro, pag nag-start ka muna, wala muna, trial muna. Pero habang dumadami ng parokyano mo, kailangan mo na i-legitimize yung business mo. Yung permits, sanitation permits, BIR, make sure na i-register nyo. And before we go to the last part again, nagpapa-shout ulit si House of Marisa, si Edge 30, at saka si Nightbot in Jeffrey, Makasusi TV. Wow, ang haba. And last but not the least, after everything has been said and done from 1 and 9, ang number 10, market your milk tea shop. Paano mo yung ma-market? Promote, website, social media pages from Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Importante po yan, di ba? Kailangan makita po nila yung visuals, yung prices, yung address, paano o-order, di ba? At saka yung pinaka-affordable way of marketing our product right now is what we call as through social media. So, yan ang gagawin mo. These are the 10 things, no? Kaya nga, ang gawin po natin, i-replay nyo na lang tong video na ito para mapaulit-ulit nyo. At kung para sa mga taong nagtatanong mo, or less, magkano bang investment to start your milk tea shop? Pag kayo ay nasa bahay lang, ha? Bahay lang. Pwede kayo mag-start siguro 30,000, tapos or 50,000, pag may pwesto, 300K, 600, 1 million, or pataas. So, more or less, from 30,000 to 1 million pesos. Magkano naman ang pwede maging profit margin natin? Ang gross profit margin natin, since karamihan dito, it's more of liquid, no? Kakaunti lang naman yung powder, sugar, at saka mga tapioca. More or less, ang pwede mong kitain dito, ha? Gross profit na sa 50 to 80% margin. So, kung bumenta ka ng 5,000 at 80%, so, more or less, kikita ka ng mga 4,000 pesos, tapos minus mo na expenses, di ba? More or less, kikita ka ng mga 2 to 3,000 pesos per day at 5,000 pesos. So, not bad. Kaya nga, para sa mga tao naman na interesado talaga na i-career ng pagninegosyo, ikaw ba interesado ka magnegosyo? At nabitin kayo, di ba? May dalawa akong sasagutin, yung paano mag-profiling ng target market at paano gumawa ng system in order for you to create a business plan and a business process from start to finish. Kung kayo interesado kayo pero clueless po kayo, may maganda akong balita. I have created already an online course. It's called Juan Negosyante. How to start your business from scratch. O kahit wala kang idea, dito sa online course na ito, matutunan nyo na po. If entrepreneurship is number one for you, then paano ka mag-start for the target market? Yung talagang details po, yung step-by-step guide, kung gusto nyo malaman, it's already all in this course. And the next question that you might ask, magkano naman investment? Nako, suggestion ko, isama nyo na to sa CapEx nyo. CapEx, yung capital expenditure nyo to start. Normally, you will ask business consultant, they will charge you from 20 to 50,000. To help you get started. Pero the good news is we made this very affordable. It's only 799. Yes, 799, parang ako na po yung consultant ninyo to start your business, kahit na milk tea yan or any type of business that you want to start. So in order for you to get started, all you need to do is just click on the link below or on top, or type nyo na lang yung word na nego. Type the word called nego right now inside your comment box after this broadcast. I will send you the link so that you'll be able to enroll and register. Maraming salamat po, and I hope na nagustuhan nyo tong session natin na ito. And by the way, uulitin ko, ha, hindi lang to applicable sa milk tea. Tanggalin nyo yung milk tea, pwede itong pagkain, paella business, pwedeng delivery business, kahit anong negosyo, sundan nyo lang itong 1 to 10 at makakabuo ka na ng negosyo. If you do like this video, please don't forget to like this video. Yan ang request ko sa inyo, at i-share nyo itong video. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.